Okay, ito naman yung mga ornamentals, no? Kung makikita nyo, hindi naman siya gulay, hindi siya pinapakinabangan, pero it has to be trimmed, it has to be managed, kasi lalong-lalo na kapag ka nasa gilid or nasa harap siya ng bahay, ano, kagaya niya. Ano. So, kung makikita nyo, let's say, mag-set tayo ng good example. Katulad nito, this is a bonsai, no? Kapag hindi ito na trim ng maganda, hindi siya magiging beauty, no? Okay? Makikita nyo, from the pot itself, ayan, no? Meron siyang mga tumutubo na ganito. Ito dapat ito matrim, no? Ayan. Matanggal yan. Ganyan ang ginagawa namin ni Utol dito. Ayan. Para hindi siya manatili siyang ano, no? This is well, ano to eh, weeds to, no? Walang kinalaman to dito sa paso na to. The beauty of this pot is itong mga pebbles na ito. Ngayon, kung meron siyang mga ganyang mga excess, hindi maganda. There are locations na pwede siyang na beautiful ang dating niya, kagaya nito sa baba. Ito, hindi ko to ititrim, no? Hindi ko na to ititrim kasi maganda siyang tingnan. Sa malayo, maganda siyang tingnan. Pero sa loob, mas maganda kung itong mga part na to ay matanggal, no? Kasi just imagine, kung walang ganito, tapos maganda yung pagkakadistribute ng pebbles, eh magiging beauty siya. Eh. Beautiful. No? Yan. Okay? O yan. Restricted ako ngayon sa farm kasi Father's Day, kaya dito lang muna ako sa mga garden sa bahay. Okay, ikutin pa natin yung iba, no? Katulad dito, ito naman, ang kagandahan nito, matrim ng bilog lang yung halaman. Kapag yan nag-excess, nagkaroon ng stem out, ibig sabihin na hindi na magandang tingnan, no? Okay? Ito, eventually, pwede din itong para lumalabas yung rock. May rock formation yan, ayan, no? Kasama yan sa design, yan, itong rock formation na yan, kailangan yan natitrim. Kapag hindi natitrim yan, hindi rin siya, well, this is part of pruning, no? Ayan. Ayan. Para in such a way, nakitang-kita yung ano, makikita mo yung damo, makikita mo itong mga, ayan, no? Ito yung mga dapat na tinatanggal. Kasi kapag ka nananatili yan dyan, hindi lalabas yung original design. Okay, tinan yung rock formation niya ngayon, okay na din siya. Okay, ikot pa ako doon sa mga ibang tatrabahuin ko ngayon na pruning part. Okay, this is another location. Ito naman, ang kagandahan nito, eh, nakabilad siya sa araw, no? Kaya lang, again, may makikita natin yung mga unwanted na mga damo, kailangan binubunot talaga, no? Okay. Tapos itong isang kind of plant na this is a mosquito repellent. At the same time, tiny parang pines ang dating niya. No? Kung makikita nyo, yung pinaka-base niya, eh, meron siyang nakasulay na ano, no? Nakalabas na stem, no? Na it doesn't create a good view. Ayan, no? Katulad niya, no? Hindi makita yung rock at halatang galing siya sa napagod na ano, bagsak ng ulan, no? Kaya isa yan sa pwede nating i-trim, no? Tulad niya, no? Kasi kung makikita nyo, the more we prune, dito naman tayo sa kabilang side, ito makikita nyo, malaking low nito at it looks nice kung titingnan natin as a whole, kasi nakabalansin na yung mga halaman. Pero if you will go on details, makikita natin yung mga pwede pa nating ayusin. Kagaya nitong coconut, dwarf ito, eh, nakalabas, sulay ba ang tawag doon? Nakasulay na yung baba, yung dahon niya sa ano, na hindi na siya looks beautiful. Kaya what we usually do, pwede natin itong tanggalin para hindi siya nakaharang, no?
And by doing so, magki-create siya ng panibagong sulay doon sa taas niya, ayan. At lalong magiging maganda. Tataas siya at magiging maayos. So kagaya rin itong tree na to, no? Ayan, no? Dito sa gitna. Lalaki pa to. Pero may kita nyo, itong nasa baba, the usual, yung mga baba, sila yung mga naumpisang mga nagdadahon. Sila rin yung mga inumpisahan nating. This kind of tree, ang pruning nito dito sa baba lang. Okay? Katulad nito, hindi na to useful, itong isa na to. At hindi na siya maganda. May kita nyo, meron siyang bato, both, no? Ano ba ang maganda? Yung bang, depende sa mata natin. Magko-cover ba yan? Gusto nyo ba natin i-cover sa, i-cover ng dahon, yung mga bato? Or, sa maganda kung nakaangat ng konti, nakikita siya. So that depends, ano? Pero may mga scenario na talagang hindi mo na kailangan pag-isipan. At wala nitong mga damo rito, nakikita mo na talagang kailangan ng ito tanggalin, ano? Madali naman, bubunutin lang. Actually, kung hindi ito ginagawa, talagang makikita natin, nagiging madawag na itong mga ton. Ito, na-scrape ito, ginagawang, kumbaga, papalitan kasi namin ito ng better grass, like mani-manian, ano, para mas magandang tingnan siya. Ayan. Ganun din, no? May mga naka-line up, pero katulad nito, ito maganda ang gamitin dito, gunting, para yung pagkabilog niya nakikreate pa, no? Ayan. Para bilog, no? Hindi siya yung alanganing guhit, no? Ayan, no? Okay? Tapos ito, the usual, diretso yan, ginugupit, no? Itong mga to, ito yung mga tinatanggal. Pag nagtitrim, ito hindi kinakailangan gupitin. Dapat ito binubunot. Usually, binubunot namin ito dahil pag hindi, kakapal ito, pati yung nutrients ng lupa, nakakain, no? Ayan, no? Marami. Kaya, kapag ka meron kang loan, gardens, matrabaho talaga. Pero, it brings, you know, serenity. It brings, you know, a cool environment. Psychologically, physically, and you know, mentally, nakatutulungan tayo. Yan. Kaya, ganun lang, gusto ko i-share sa inyo sa araw na ito. I hope, kahit pa paano, nabigyan ko kayo ng tip. No? Okay? Hindi lahat ng halaman tumutubo. Maganda, no? Kahit sa Bible, meron sinasabing mga weeds, no? Ayan, kailangan tanggalin para hindi pamarisan. Hindi rin magmukhang ano, no? Ayan, oh. May kita nyo, mahal tong damo na to, pero kung meron siyang mga ganitong part, nasisira niya, bukod sa nasisira niya, it's not serving the purpose. Kaya nga nilagay ito dito para maging beautiful ang scenery. Pero pag may ganito ka, oh. So, it needs a maintenance talaga. At least, every day, puhaan nyo ng 10 minutes, 15 minutes, para matanggal yung mga ganitong klase ng mga damo. Alright. Ayan, another sharing of thoughts. Tignan nyo ang kaibahan nitong dalawang pot na to sa gilid ng terrace. No? Yung isa, maganda yung pagkakagroom niya. At it looks beautiful and nice. No? Pero ito is madawag. May nakalabas na mga ano, sa sanga-sanga sa ilalim. Which also creates disturbance, no? Pag, the usual, minsan naglalagay kami ng upuan dyan, kwentuhan. So, it's disturbing. Plus, hindi mag-grow ng maganda ito kapag merong nagko-consume na nutrients doon sa baba. So, ito, isa to sa pwede nating itrim, no? Hindi to maganda dito. Pwede natin itong tanggalin. Okay? Kasi hindi na siya need dyan, no? Yan, katulad niyan. Para magmukha siyang parehas at maganda yung pagkaka-ano niya. Ayan. Kung makikita nyo, ganyan. No?
Parehas na siya, no? Okay? Kita niyo yung difference? Maganda na siya ngayon. Bibilugin ko na lang yan para ano, no? Apektuhan ito ng ano, nung nagkaroon kami ng grilling. Nainitan siya, no? Pero mabubuhay pa yan. Okay? So ngayon, oh, maganda na siyang tingnan. Ito naman, sa parte ng grototype, siyempre mas maganda yung sirin ang locations dito, no? So dinidevelop pa itong area na ito. Though merong itatransfer dito sa area na ito, ito pwede na itong tanggalin. Kasi ito yung nagko-consume ng mga nutrients pa. Instead, papunta rito sa dapat na halaman, eh ginagamit pa nitong mga unwanted plant na ito. At kaya kailangan pati yan, even though temporary pa lang ito, ilalagay pa to sa permanent box, kinakailangan siyang okay na. Ito, this is another plant, pero kung nakikita nyo, ganun na naman, may mga dahon sa baba. At it's somehow, some may look on this situations beautiful, pero the usual pag dito mga gardens, naka-trim dapat yung ilalim, walang mga dahon-dahon, para nakikita mo yung beauty ng mga pebbles. Tapos nasa taas yung dahon. Ito usually in the future bibilugin ito, no? Para it looks nice. Ayun. Ayun. Katulad nito, to mga to. Umpisa na to. Hindi unwanted na ito, hindi na to proper, no. Kailangan nito it will remain as empty ganyan, no? Para maganda siyang tingnan, nami-maintain, nakikita kung ano yung mga minsan may mga insekto pa yan, may mga animals na hindi dapat yan. Okay? Ito rin, ganun, no? Ito, medyo vine type ito, pero kailangan to itali. Dito, lalagyan ko ng tali ito para hindi maganda, para maganda siya. Ito, pwedeng bilugin. Okay? And so on, no? At ito, we have to be particular on this. Ito, limited yung mga pot nila, no? Naka-expose sila sa araw, limited. So, kinakailangan yan, na-spray yan, na-arawan din somehow. Okay? Kasi pag hindi, maninilaw yan. Maninilaw yung mga ano na yan. Tulad nito, this is a bonsai type. So, kinakailangan inaalagaan ito. Hindi ito basta-bastang ano lang. Ayan, no? May mga wires yan. Okay. Alright. Okay, so, katitrim ko lang ng isang ganitong pot kanina doon sa likod. I'll show you later yung output. Ayan, ito na naman, ano? Kung makikita nyo, bakit may green, bakit may brown? According dito sa interview ko, dito sa mga kasama sa bahay, eh, hindi daw ito nabilad. Hindi daw ito na-expose sa grill. Kasi ang kanina in-expect ko ano to eh. Nailagay dito yung grill na ihawa namin, no? So anyway, it's consuming nutrients still, no? Pero hindi na to magre-recover. For example, I'll show you this. So makikita nyo, tuyo na ito. So wala na to, no? Kawawa lang yung ano. So kukunin ko to buo. Depende, little by little, no? Yan, no? Wala na ito, no? Kung makikita nyo, ito part na ito. Wala na rin. Pero makikita nyo, itong full stem, hindi ko ito tinatanggal, no? Kasi fresh pa siya. Meron pa siyang green. Oh, kaya ito lang tatanggalin natin, yung mga patay na dahon. Ito, papatay pa lang. Ayan, no? Kaya the usual lang, inaano ko dyan, binibigyan ko pa siya ng chance. Tinatanggal ko lang muna yung mga dead leaf niya, no? Ayan, no? Kinakat ko yan. Kasi it's really consuming nutrients na hindi naman nice to see. Ito, almost dying na ito. Wala na halos. Okay? Ito, malapit na siya, pero the usual, basta kailangan beauty pa rin ang dating niya, no? Ito, wala na. Okay. Makikita nyo, comparing kanina versus ngayon, no? It's getting into green as well. No, parang ganito siya, ito. Dito lang ganito ang yan. Na-trim ko lang dito kahapon.
nung isang araw, nag-start ako, meron ding mga deadlifts. At ngayon, okay na siya. No? May mga natitira pa siyang maliliit sa desk. Pero tignan nyo kung ano yung difference. No? Green na green. No? Green na green. So napakahalaga ng pruning. No? Hindi porket nakikita natin yung halaman na ay, ang ganda-ganda ng tubo kung saan-saan na gano'n is maundad sa pabayaan lang natin. No. Ideally, lahat ng from pot to base, kailangan yan walang dahon, no? Malinis. Tapos, ganun lang ano yan. Katulad nito, meron pa rin akong tatanggalin dito. These are all dead leaves. No? Kaya, it really requires kailangan marunong ka at alam mo kung paano magpa-beauty ng halaman mo. Kasi, the reason why we bought this pot at nilagay natin dito sa gilid ng bahay is for beautification, no? Nice to see, or yung tinatawag na serenity, no? Paglabas mo, magkakaroon ka ng relaxation, psychologically, mentally, and you know, physically. Pero kapag nakikita mong patay yung dahon, ang pangit, di ba? Nakaka-stress, nakaka-ano siya. So later on, I'll show you again yung iba pang feature at saka may sishare ko sa inyong mga pruning and management sa paghahalaman natin, especially ornamental sa bahay. Thank you. Magandang umaga sa lahat.